inabot po ng 50 million pesos by through public donation lang po yan. Okay, tingnan po ninyo, you would know na may palabas. Okay, pag mataas po ang fountain, ibig sabihin ang palabas ay nasa main theater. Okay, pag mababa po, nasa ano lang po, sa little theater lang po ang palabas po. Ah, okay, Harbor Square po ang tawag nila sa right side na yan. Yan po ay part ng Manila. Okay, itong road na ito, okay, ang nagsiseparate ng Maynila at saka Pasay City. Okay, ayan po ang cultural center of the Philippines on your... Pag tinignan mo sa bird's eye view, mukha siyang toilet bowl. Di ba ba? Kasi tingnan mo, parang imbaka ng tubig. Tapos yung kanyang bowl, yung ano, yung fountain. Kaya nagbumuka siyang toilet bowl pag tinignan mo po sa taas. Okay? Ayan. So, pag diniretso po natin, nandiyan naman po ang tinatawag na Folk Arts Theater na pinagawa po ni Imelda Marcos ng 1974 for Miss Universe Beauty Pageant. Ha? Alam niyo po ba noong 1974, una po tayong nag-host na Miss Universe. At alam niyo po ba kung sino ang nanalo? Si Amparo Muñoz ng Spain. Pero hindi niya po tinapos ang reign niya kasi nag-artista siya. Naging gold star naman siya. Okay? During that time kasi, 1973, ang Miss Universe po natin ay si Marjorie Moran. Kasi siya po ang magbibigay ng, mag-relinquish ng kanyang crown. Kaya dito po, pinagawa po yan ni Madam Imelda Marcos, ang ating tanghalang balagtas or folk arts theater. Okay, sa kabila naman po ay ang Philippine International Convention Center. Sa right po natin, yun po ang Coconut Palace. Okay, yun naman po ang Sofitel. Dati po yan, Western Philippine Plaza. Pag nalulugi na po, pinapalitan lang po ang pangalan para makaiwas sa tax. Ganun po ang labanan. So we are now approaching Star City! Kuya, bibili pa kita. Dito. Entrance. Yan yung parking. Saan naman parada? Ah, doon ka? Pwede dito, kuya. Kakain pa kami. Kuya, kakain pa kami. Ah, sige. Kakain pa po sila eh.